February 18 ang tinawagan ako ng opisina. Excited na yan. Ito ang araw na i-isolate na ako. Pero bago ang lahat, ititreat ko muna ang asawa ko. Salamat sa pagmamahal, pag-aalaga at pag-intindi sa akin. Bagamat malayo man tayo sa isa't isa, lagi mong tatandaan na mahal kita. At mag-iingat ka palagi. At ito ang aking kwento bilang isang marinero. So ayun mga kabaro, nakatapos lang natin maligo, so kunin na natin yung pagkain natin. Check natin kung nandyan na sa labas. Bilang pagsunod sa health protocol ng hotel, bawal kami lumabas at iniiwan lang mga pagkain sa harap ng pinto. Yun, dito na. So ayan mga kabaro, alas 12:00 na. Alam niya na bawal tayo magpuyat kasi magsuswab pa tayo. So kita-kita na lang tayo bukas. Para hindi ako maboring,
Nanonood ako ng TV, nag-i-internet o di kaya nag-e-ehersisyo paminsan-minsan. Good morning sa inyo mga kabaro. Nandiyan na daw yung magsaswab sa atin. So, magre-ready na tayo. So, i-update ko na lang kayo kung anong magiging result. So, bye-bye muna. Hi, sir. Good morning po. Good morning po. Okay. Pang ilang swab niyo na ngayon? Ngayon parang po mo. First time? Relax na naman. Magandala lang magkabulong. Huwag kang uurong, sir. Baka masundot kita. Relax lang po. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. So, ayan mga kabaro. Tapos na. Napakasakit. Ang sakit ng ano ang ginawa nila. Tinusok nila yung ilong ko magkabilaan. Halos sumagad. Talagang parang napaluha ako, and then kinuwanan ako ng ano ng laway. So yun lang, mabilis lang naman siya, siguro hindi umabot ng 1 minute. At saka yun, binigay ko na yung form. So yun lang guys, wait na tayo sa result. Sa wakas, dumating na ang aking mga dokumento at ang aking swab test, at nagpapasalamat ako sa itaas sapagkat hindi niya ako pinabayaan. At tuloy na ang aking biyahe mamayang gabi papuntang New York.